Magandang araw sa ating mga manonood sa Spin.ph and welcome once again sa Spin Sidelines. I'm Ruben Terrado and I'm joined by Sir Jerry Ramos para dito sa ating episode natin ngayong araw. At mayroon na naman tayong bisita ngayon sa ating Spin Sidelines. Isa sa mga veterano sa PBA. Talaga, marami na itong pinagdaanan itong ating bisita. Naglaro pa nga ito sa NBA, dun sa Metropolitan Basketball Association sa Negros Slashers. At na ngayon, naglalaro siya sa Meralco Bolts. So, please welcome Mr. Reynel Lugnatan. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din. Thank you, thank you. Thank you. Reynel, kamustahin ka lang namin. Ano bang ginagawa? Pinagkakabalaan mo ngayon? Ngayong naka-quarantine tayong lahat. Mukhang ano ka? Kondisyon na kondisyon ka. Tama lang. Ngayon, nung ano, home ko, ano lang, baga sa bahay lang, nag-workout, naglilinis ng bahay, lahat ng gawaing bahay, ginagawa ko na eh, para lang malibang. Oo nga eh. Eh, kayo sa Meralco ba, nag-workout ba kayo yung sa online? Kasi yun yung ibang teams, ganun ang ginagawa eh. Kayo rin ba, ganun din ba? Kami yung online workout. So, dalawang grupo kami kasi dalawa yung trainer namin. So, yung isang grupo na sa kabila, yung isang grupo na sa kabila para hindi masyado marami. So, yun. Nako, Reynel, gusto ka rin namin kasing makilala pa dahil, syempre, matagal ka na naglalaro ng basketball, no? Talagang una kang sumikat kasi dun sa NBA, dun sa Negros Slashers. So, una sa lahat, bago natin balikan yung Negros Slashers, paano ka ba nagsimula mag-basketball? Nung kasi yung nag-start ako mag-basketball, kasi yung papa ko dati mag-basketball din eh. So, nung bata pa ako, lagi ako sinasama kung saan-saan man mga games niya, yung mga liga-liga niya. So, yun. Nung time na yun, parang nahilig na rin ako sa basketball. Yun yung nag-start. Mga ilang taon ka nun? Siguro nag-start ako nung bag talagang parang nahilig sama-sama sa papa ko, mga 9 or mga ganun. 9-year-old floor. Tapos kailan ka naging... Hindi lang ako sure. Pero kailan ka naging varsity player na sa basketball? Nung sa Bacolod kasi ako, nung sa hometown ko, sa Talisay, hindi talaga na ako nagbabasketin dun eh. So, nung lumipat na lang ako dito sa Manila, nung mayroon kasi yung papa ko, yung kaibigan niya, yung anak nag-aaral dito sa Manila, parang varsity sa Manila, sa University of Manila. Okay. So, nung time na yon parang nakita niya ako, nakita rin ako ng anak ng kaibigan ng papa ko. Sabi mo, yung laki ng anak mo ah. sinabi sa akin na parang, kung gusto mo mag-varsity sa Manila, mag-aaral sa Manila, sa UM na. Okay. So, yun, mga 15 or 16 yata ako nun, lumipat ako ng Manila. Mm-hmm. So, nung nag-varsity nga ako sa UM, so yun, nagtuloy-tuloy na. Yung pangalan ng kaibigan ko, si ano, yung nagdala sa akin sa UM, si Raymond Pobesa. So, yun ang talagang nagdala dito sa akin sa Manila. Mm-hmm. Tapos sa Negros Slashers naman, paano ka naman napunta doon sa team na yun? Anong kwento doon? Oh, kwento din doon. Ano eh, usually hindi dapat talaga mag-MBA noon. So, okay. Dapat talaga mag-aaral pa ako noon. So, yung kaibigan ko, kasi nung time na yun, nung dala sa akin sa UM, parang may tryout sa Manila. Eh, tama-tama, umuwi kami ng Bacolod noon. Parang, okay. Parang ano namin yun eh, parang break namin sa school. So, nung time na yun, siya yung gusto mag-tryout. Kasi may tryout yung Negros noon eh. So, ako naman, wala naman akong ano, wala akong alam. So, sinabihan niya lang ako. Sabi niya, samahan mo ako mag-tryout. Nung time na yon parang sinabi ko sa kanya, sige, samahan kita para pagdating ko ng Manila. Medyo condition ako pagbalik ko ng Manila. So, nung sinamahan ko siya, nung time na parang nag-tryout noon, ang ganda na pinagkita namin. So, sa akin naman, wala naman yun. Kumbaga sa akin, para practice na yun, parang gusto ko lang magpapawi. So, nung time na yun, kinuha kami dalawa sa 30 yata na player. Ang daming players nun eh. So, okay. sa 30 na lang nakukunin, nakuha kami dalawa. So, yung sa 30, kasama kami doon na dalawa. So, yun nga. Nung next day na ulit, bumalik kami ulit. Yung parang la-line up na, nakukuha na sila ng line up,
ako yung nakuha, yung kaibigan ko hindi nakuha. Yung yun na lang story noon. So parang after noon na next day, sinabi na sa amin yung lineup na kasama nga ako, yung kaibigan ko hindi nakuha. Oo. So binigyan kagad ako ng offer sheet noon eh, nung NBA days. Mm-hmm. Parang binigyan ako ng 15,000 a month yata yun eh. Okay. So noong 1998, para sa akin malaki rin yun eh. Kasi student mm-hmm. pa ako noon eh. Mm-hmm. 18 years old lang, 18 or 19 years old lang ako noon. So kaya nung time na yun, kinausap ko muna yung mama ko kung papayag siya na kung maglalaro ako sa NBA or mag-aaral ako. So sabi ng mama ko, ikaw bahala, ikaw mag-decide. So kumbaga ako naman, kailangan namin ng pera eh. Hindi naman kami ano, daddy nun eh. So kaya sabi ko, sige bahala na. Mag-NBA na lang ako kasi sayang yung pera na in-offer sa akin. Kumbaga nandun na eh. Pera na eh. Kaysa mag-aaral ako, sabi ko pag nag-aaral pa ako, baka ewan ko ah. Okay naman mag-aaral, pero siyempre yung pera yung iniisip. Kumbaga nung time na yun, pera yung iniisip ko eh. Oh, so buti naman naging okay naman yung decision ko hanggang ngayon. So parang may aksidente lang pala tong Negros Lasus noon, di mo sabi kwento mo nga wala kang plano mag-try out eh, papawis lang eh, di ba? Totoo 'yun. Parang naging aksidente lang talaga. Kasi sa kaibigan ko talaga 'yun eh, yung nagdala sa akin kasi gusto niya dati maglaro noon. So nung time na kasi ako noon, 18 pa lang ako noon eh, so iniisip ko dati pa gusto ko pa mag-aral. So sabi ko 'yun, aksidente nga nangyari, parang ako yung nakuha doon sa tryout. Oh. Isa ka ba sa pinakabata no nung nakuha sa Negros Lasus kasi 'di ba sila Jan Perios 'yon, sila Jack Tanuan, 'di ba? Jan Cardell. Ako yung pinakabata sa kanila doon, ako yung parang youngest na nila, ano nila ako doon, ako yung pinakabata doon. 18 or 19 pa lang ako noon, 19. Magda 19 pa lang ako noon. Oo. Eh kamusta naman yung ano mo? First season mo sa Negros Lasus eh 'di ba? Runner up kayo noon eh. Tapos teammate mo sila, Jan Perriols. Ganun. Kamusta naman yung first season na yun? Nung una, siyempre, nung time na yun, medyo nahiya pa ako nung unang ano namin, medyo unang practice namin. Siyempre, hindi ko kilala yung mga kasama ko, parang ganun. So, puro nung time na yun, maging maganda na. Nabibigyan rin ako ng playing time ni Coach Role Buenaflor pa dati nun eh. Mm. Yung coach namin. So, okay naman. Medyo may playing time ng team. Na-enjoy ko naman kasi parang dati, out of town eh. Kumbaga, mm-hmm. punta ka ng ibang lugar, nakaka-enjoy. Mga siyempre, binata ako noon, wala, bata pa ako, para yun ang gusto ko dati, para mag-travel-travel. So, doon ako na parang marami na puntahan na lugar. Ng Pangasinan, Manila, kung saan-saan. So, enjoy naman, masaya naman yun, time yun. Eh, yung naglalaro ka sa, ano, sa harap ng mga kababayan mo, nung pakiramdam noon? Best dati. Yun parang naging after ng 1 to 2 years na ako, parang doon ko na-realize na wow, sobrang parang yung crowd, pag naglaro ka sa Negros, sa'yo lahat yung crowd eh. Buong-buo yung, alam mo yung Lasal, Coliseum ng Lasal, sobrang punong-puno yun eh. Kumbaga, sobrang supportive na ang support ng taga-Bacolod. Sobrang grabe. Kahit lang sa practice namin, parang may laro kami eh. Sa Lasal. Kumbaga, grabe yung support nila. Kaya, sobrang ano, sobrang enjoy talaga nung NBA days na yun. Parang, what lang. Misa nga, pag nakahiga ako, pag iniisip ko yun, parang natutuwa ako eh. Nakapatawa ako eh. Paano mo ma-describe yung team nyo na yun? Kasi, ang lakas rin nyo rin dun eh. Sila, Jan Cardell, Jan Perriols, Jack Tanuan, Maui Velar, Leo Batog, talagang ano parang malakas kayo nung time na yun eh. Paano mo ma-describe yung team nyo na yun? Yung time na yun, parang siyempre, nandun sila Jack Tanuan, Jan Perriols, kaya nga nag-runner-up kami. Kasi sa parang feeling, kasi nung time na yun, usually, nung 19, medyo hindi ko pa masyadong, alam mo yun, naiisip na kung gaano kami kalakas. Kung baga, naiisip ko lang dati, maglaro eh. Kung baga, i-enjoy ko lang yung time na yun. So, nung time na yun, nung ngayon naiisip ko, so, parang, wow, parang, ang ganda lang lineup namin eh kasi may Jan Cardell kami, may Maui Villar, may Jack Tanuan, may Leo Batog pa kami, mga Jan Lim ganoon. So sobrang ano, sobrang happy ako no sa lineup namin dati namin. Kasi medyo hindi kayo pinalad nung year na 'yon, natalo kayo sa Pampanga Dragons. Pampanga. Pero kamusta yung finals na 'yon? Ano yung siguro natatandaan mo doon sa laban niyo na 'yon against Pampanga?
Wow, tagal na nun ah. Nakasiklata. Oo. Sige. Yeah, ano ba yun? Sobra ano kasi yung time na nun, mm-hmm. sila John Perlos kasi yung ano nun, yung mga superstar nun. Kami mm-hmm. yung pagkatika-suporta lang eh. So, parang, iwan ko yun ba yun ng time na parang nabinaha kami yata sa Pampanga, yung game, anong, okay. hindi lang ako sure. Ah. Yung ang natandaan ko eh. So, okay naman. Ang ganda ng laban namin nun eh. Kaya lang, nung home court na ng Pampanga, doon rin kami nayayari lagi pag mga home court kasi. Kasi alam ko, home court advantage yata nila noon eh, nung time na yun. So, yun. Ano ba yung binaha na yun? Ano yung ano ba naalala mo doon siya sa akin? Oo, hindi, alam ko dati nung sa Pampanga kami, hindi ko lang ako sure kung yun, yun ang first year yun ah. Na sige. Parang may bagyo yata yun na parang bumaha, tapos hindi kami nakapunta ng gym nila. Parang yung gym nila may tulo din yata na hindi natuloy yung laro. Parang na-stuck yata kami doon sa Pampanga eh. Hindi ko lang alam kung finals yun eh. Nakalimutan ko lang. Hindi ko lang talaga natandaan eh. Yun ang naalala ko doon sa Pampanga eh. Na inalagang kailan ka sa Negros Lashes? Ang, ewan kung tama ako, no? Buong NBA yata, doon ka naglalaro eh, no? Sa Negros, tama ba? Buong NBA, doon ako natapos. Hanggang sa natapos eh. No? Tapos nag-champion kayo, di ba? Nung last year, tama? Last na namin. Ano na yun eh, medyo hindi na maganda yung ano na, yung time na yun eh. Medyo, pero at least na nag-champion kami nung uli. Reynel, gano'ng ka-importante sa'yo yung career mo doon sa NBA na yun? Paano mo ma-describe sa amin yun na gano'ng ka-importante sa'yo yun sa karir mo sa basketball? Sobra. So, kumbaga, yun ang stepping stone ko. Kumbaga, sobrang marami akong natutunan dun eh. Kumbaga, yun ang dahilan dahil din nag-PBA ako ngayon. Kumbaga, yun ang stepping stone ko. Talaga, doon ako nahinog, doon ako naluto. Doon ako maraming na experience na mga, ano, mga sa laro. Kasi dati, idol ko talaga si John Perrioles eh. Okay. Teammate ko siya eh. So, lagi ko siyang ginagaya yung mga moves niya dati. Kasi kalagweta rin yun eh. So, So, malaking bagay din yun. Kasi doon ako maraming narutunan sa mga teammates ko rin. Tsaka sa mga experience din. Naglaro pa ako 1 year sa PBL eh. So, medyo maganda yung experience ko talaga doon. Malaking bagay sa akin yung NBA na yun. Noon bang pag-practice si John Perrioles ang kabantayan mo noon? Oo, si John kabantayan ko noon. Sila John, Leo, siya yung ano, kaya doon ako natuto sa mga shake na moves niya, yung mga fade away 100 na mga moves nga, niya, yung mga ganun yun si John. So, yun. So, Jerry, may question ka, di ba? May question lang ako. Reynel, sa doon sa mga Bacolod Slasher, sino mga naging close mo ron? Mga naging kaibigan mo? Ang close ko talaga dati noon si ano, John Lim. Iwan ko naalala niyo. Mm-hmm. Maliit point guard namin si John. Okay. Siya yung naging parang kabody-body kasi kami yung taga-Bacolod eh. Taga-local din kasi yan eh. So, para siya lagi kasama ko lagi pag lumabas, kumain. Pag kung saan pumupunta siya, laging pag kahit mag-out of town, roommate kami dalawa. So, yun ang ka-close ko talaga. Nasaan na siya ngayon? Nasa Bacolod pa rin ngayon. No? Hanggang ngayon, nag-uusap pa rin kami. Siya yung ka-close ko. Yun. Every time na muwi ang Bacolod, pumupunta sa bahay, lagi may nakikita. Okay. Ben, sige. Reynel, punta na tayo sa PBA, no? Kailan mo na pagdesisyunan na magpa-draft? Syempre wala nang NBA noon. Paano mo na pagdesisyunan na akyat na ako sa PBA? Time kasi na nawala yung NBA. So sabi ko baka ito na yung time na para magkakaya kasi parang galing kami sa finals noon eh. Kumbaga galing kami sa panalo na sa NBA noon eh. So medyo maganda yung record namin, maganda yung pangalan namin. So yun, doon ko na naisipan na parang kailangan ko na magpa-drop.
Kung naglaro muna ako sa PBL ng one conference sa ICTSI bago pag-draft kasi nung time na yon medyo matagal pa yung drafting noon eh. So pwede pa kami maglaro sa PBA sa PBL. So naglaro ako doon sa kay coach Pumarin sa ICTSI. So ICTSI doon ako naglaro. So afternoon yun. Nung drafting namin nung 2003, sobrang ano yun eh. Sobrang dami namin. Sobrang lakas ng lineup namin nun. Kasi lahat ng NBA yata ng mga players, nagpa-draft at pati yung mga PBL, lahat mga school. So, sobrang sila Rubel Aducol, Mike Cortez, Eddie Laure, yung mga ganun sa bahay namin nun eh. So, yun. Pero na-draft ka number 9, di ba? Sa first round ng Cook. Anong pakiramdam mo nun? First round ka. Hindi ko in-expect na maging first round ako eh. Kasi, kumbaga, hindi naman. Kasi sobrang dami namin ng ano eh, ng pa-draft eh. Oo. Iniisip ko nga dati nun. Kasi nung drafting kasi dati, di ba, parang may, hindi kayo makita. Parang nasa sa loob kayo ng, ano, ng tent. Nakakatakot nga nun eh. Kasi parang sabi ko, pag hindi ako na-draft nito, naku, patay tayo, nakakahiya. Parang, hindi mo nakakahiya, parang sabi ko, shit, parang paano kaya ito? Iniisip ko na. Puro nung tinawag yung pangalan ng first round, parang hindi ako naniniwala eh. Kumbaga, wow. Expect ko na, alam mo yun, na maging first, hindi ko na-expect na maging first round ako eh. So, thank you din kay Coach Chot na kumuha sa akin. Nung time mo kay Coach Chot, ano eh, nag-champion ka, di ba? Tama? I think first year champion agad kayo, no? Kumusta naman first yung feeling na yun? Sobrang blessed ko nun kasi first year ko parang tatlong conference din nun eh. Tatlong finals kami kagad eh. Nag-champion kami nun. Nag-champion kami ulit na. Nag-champion kami kay sa import namin kay Russell E. Hindi, kay McClary ba yun? Kay McClary at import namin. No? Doon kami nag-champion. Nag-champion kagad ako. So sobrang saya. Kumbaga, rookie year ko, tatlong beses kagad ako nag-finals. Isang champion. Yun yata yung Pasko eh, no? Pasko yung championship. Parang yata. Hindi ko alala. 2003. Pero Ray, ano ha? Malakas yung cook nyo na team na yan ha? Jeff Carriazo, tapos si Dodge. Paano bang ano nyo doon? Ano bang sabi mo sa team nyo na yun? Sobrang bless ako na nakapunta din sa ko kasi sobrang lakas namin yun sila. Johnny Barrientos nandun. Ato Murano, Puts Winyu, Rudy Hatfield. Yes. Sila Rafi Ribis. Si William Antonio nandun. So, sobra kasi rookie year ako. So, daming veterano namin yun. So, dami ko natutunan sa kaila Puts Winyu, ila Rudy. So, parang sobrang saya ko doon na alam mo yun, tinuturuan din nila ako. Nasabihan din nila ako anong dapat gawin. So, sobrang saya. Sobrang happy ako na. Tapos na lipat ka sa Alaska, no? Kamusta ka naman dun sa Alaska? Kasama mo si Coach Tim, di ba? Tama? Yung time na yun? Yung time na yun, parang dun na, ano, na, parang, dun ako nabuhay. Dun ako nagkaloon ng talagang playing time na nakalaro talaga kay Coach Tim. Kasi nung lumipat ako doon, parang nung unang game ko yata against San Miguel, nung kaka-trade lang sa amin, gumanda kagad ang laro ko eh. Kumbaga nag-career high yata ako, parang 21 points yata. Pero natalo kami noon against San Miguel. Okay. Again, alam ko, San Miguel kalaban namin eh. So doon yun ang ano, doon yung nag-start. Tapos nung second game namin, alam ko second game namin sa Iloilo, out of town yata, kalaban namin si Alvin Patrimonio, idol ko rin kasi yun eh. So, sila Alvin. So, nung time yun, doon din nagka... parang naging career high din yung rebound ko. Okay. So, doon nag-start. Parang si Coach Tim Cook, parang nagustuhan na ako din doon. So, ginagawa ko doon yung opportunity na yun. Talagang sobrang happy talaga ako. Si John Perez ba, nakasabay mo na doon uli? Nag-reunite ba kayo noon sa Alaska? Tama ba? Yes, nagsabay kami noon nung 2009 yata. 2009, 2010. Mga ganon. Napunta sila. Mga ganon. Nag-champion kami noon magkasama sa Alaska. Ano ata yun? 2010 Fiesta Conference, no? 2010.
2010 yata ako. Pero parang... Rosel Ellis, ang import. Rosel Ellis. Pero masabi mo na parang si Jan Perez, parang antagal yung nagkasama rin, no? Kahit sa PBA. Kahit ata sa Meralco, nagkasabay... Ewan ko, kung tama ako. Nagsama kami. Nagsama kami sa Meralco. Lahat ng team. Halos. Piluntahan, halos magkasama kami. So, ayos din. Ano sabi mo doon na parang... Sabi mo noon, idol mo lang siya, pero parang habang tumatagal, I'm sure naging close na rin kayo dahil lahat ng na pagkasama kayo eh, lahat ng team na puntahan mo, nandun siya. Kahit hanggang ngayon, ganyan dyan, magkakausap pa rin lang. Bisa magkasama nga kami. Nung last Saturday lang, nandito sa bahay yun eh. Nagtambay-tambay lang. So, wala, maging... So, close kami ng kaibigan. Kasi, ninong ng anak ko yun eh. Ninong sa ng anak ko. Kumpare mo pala, bale. Kumpare ko yun. Nako, si kasama natin si Reynel Lognatan. At Reynel, syempre, nalipat ka rin ng Meralco. Parang nag-evolve din kasi yung laro mo eh, no? Parang naging ano ka rin. Naging bukod sa loob ka, naging shooter ka rin eh. Paano mo ba na, parang naging stretch for eh, no? Paano mo ba naisipan yung laro mo? Nung time kasi nung sa Alaska ako, may rules kasi ako doon kay Coach Tim eh. So, okay. Ano muna ako doon eh. Kumbaga, bawal ako kasi tumira doon eh. Hindi naman ang bawal. Kumbaga, pag mga last seconds na lang, saka pwede ako tumira. So, ganun si Coach Tim eh. Kaya gusto ko rin yung rules na doon eh, yung kay Coach Tim. Kaya, nung nalipat ako sa Meralco, nung sa kay Coach, doon tayo kay Coach Norman na talaga, na parang, siguro nakita yun na ako nag-shooting lagi sa 3-point. Siguro nakita niya ako na may potential ako na tumira ng 3-point. Kaya nung time na yun, parang first time ako na sinabihan ng coach na parang tumira ka ng 3-points, huwag ka may, alam mo yun, pag-open ka sa 3-points, tumira ka kasi alam, parang may tira ka naman eh, sabi niya sa akin. So nung time na yun. So yun, nung game na, so every time na open ako sa 3-points, so may tira ako. So buti naman pumapasok. Nung time na yun, sinabihan ako ni Coach Norman sa game, tumira ka na ng 3-points, may go-signal ka na sa akin. yung time na yun. So, wala. Kasi nung, usually naman kasi ako, no, every before practice, after practice naman kasi, since na Alaska days, so, ko pa ako, hindi ko naman, ano, yung routine ko. Kumbaga, nagsushooting talaga ako lagi. Kumbaga, lagi kong kung ano naman yung mga weakness ko, yun ang pinag-aaralan ko. Kumbaga, yun ang lagi kong ginagawa. Shooting, kaysa 3-point shooting. Before and after hanggang sa Meralco na. Kaya nga siguro nung time na yun nakita ni Coach Norman na lagi ako nag-shooting. Kaya binigyan niya ako ng go signal na tumira ng 3-points. Tapos Reynel, syempre nasa Meralco ka ngayon at mukhang ano talaga eh, mukhang ano ka na ba edad mo ngayon? 41 pero parang malakas ka pa rin, no? 41, ano bang sikreto mo? Ayun, ngayon eh naglalaro ka pa rin at malakas pa. Yun nga, kumbaga, ano lang naman yan, wala naman secret. Kumbaga, ako kasi ano ko eh, maano sa pagkain eh. Okay. Medyo, di naman ako, tawag dito, masilan. Kumbaga, di naman ako nagda-diet. Kumbaga, kumakain lang ako ng tamang pagkain. Alam mo yun. Ngayon, more on vegetable kasi ako ngayon eh. More on mga ganun. Iwas na ako sa meat, iwas na ako sa mga red meat, yung mga ganun. So, okay naman. Tsaka, siyempre, kailangan ng exercise. Kailangan ng i-maintain yung, ano mo, exercise mo. Kailangan din. Ganun. Oo. Reynel, nasa isip mo na ba ang pagre-retiro o malayo pa? Hindi ko pa iniisip. Yung sabi ko nga sa sarili ko eh. Habang, kumbaga, habang kaya ko pa, tsaka mayroon pa mga offer sa team, bakit hindi, di ba? Sayang naman eh. Kasi iniisip ko, pag nag-retire ako, pag hindi na ako naglaro, gaganon din, maglalaro din ako eh. Okay. So, at least, sa ngayon, kung bibigyan pa ako ng kontrata ng team, at least, may kumikita pa ako, naglalaro pa ako. Hanggang healthy, habang healthy. Habang healthy, wala ako, kung kaya ko pa maglaro, lalaro talaga ako. Kasi, kumbaga, ito yung ano ko eh. Kumbaga, ito yung first love ko eh. Kumbaga, ito yung talagang gusto-gusto ko eh. So, kaya siguro rin ako nagtagal ng ganito. Kaya dahil, kumbaga, hindi ko rin pinapabayaan yung sarili ko at saka yung, mahal ko yung trabaho ko eh, kumbaga. Kumbaga, alam mo yun. So, yun. Sana magtagal pa.
Pero Reynel, hindi ka nag-iisa doon sa mga player na 40 above ba? Nandiyan pa si Asi. Anong pakiramdam mo na marami kayo? Marami kayo magkasama. At tingin mo anong secretary nila? sana maging marami pa, di ba? Hindi naman. Kumbaga ako, masaya ako na, alam mo yon, na maraming mga players na kahit ganito na yung edad namin, naglalaro pa rin. Kumbaga, at least kami yung mga isa sa mga young na nag-inspire sa kanila kahit ganito na yung edad namin. Kumbaga, kaya pa namin maglaro, di ba? So, sana ganun din sila. Kumbaga, hanggang kaya pa nila, hanggang, alam mo yung hanggang 40 plus na sila kung kaya pa nila maglaro, bakit hindi, di ba? So, yun naman. Yun bang 50? Ine-aim mo rin? 50? Oh my God. Baka hindi na. Baka hindi na. Baka hindi na. Pero Reynel, last, ngayon sa Meralco, ano ba yung parang role mo sa team? Paki-describe mo nga kung anong... Ako kasi yung ano nila eh. Ako yung kuya nila. Ako yung mga... Ako naman kasi, hindi ako masyadong talkative sa kanila eh. Kumbaga, pinapakita ko lang sa kanila kung ano yung bilang veterano na parang bakit ako nagtagal sa BBA. Parang lagi kong pinapakita sa lagi ako nauna sa gym, okay. Lagi ako nagsushooting, ako laging huling kumuwi. Para alam mo yon kasi pag isang veterano, makikita ng isang rookie or isang mga teammate mo nga, maga ka lagi, late ka na umuwi, nagsushooting ka pa rin. Kumbaga, minsan maiya sila. Kumbaga, sa ganun pa lang na example, maano ka na eh. Kumbaga, doon ko naman natututo eh. Hindi lang dahil sa... Minsan sinasabihan ko rin sila, of course. Nagsasabi din ako. Pero ako kasi po, more on gawa ako eh. Kaysa mga okay. Salita-salita lang eh. So, yun. Ben, ako yung... Sige, ako. Sir Jerry. Reynel, sabi mo kasi nung nasa Negros ka, ikaw yung pinakabata, no? Tapos ngayon naman nasa Meralco ka, ikaw na yung parang pinaka-senior nila, no? Anong pinagkaiba nung ano nung... Kumbaga, yun nga, yung time na yun kasi nung sa ng Negros ako, pinakabata, nakikita ko yung mga veterano na... Kumbaga, kung anong good example nila, dahil nadadala ko sa game, nadadala ko sa sarili ko, di lang sa game, kundi baga sa pamumuhay ko. So, kumbaga, yung work hard kasi ng mga dati ng veterano namin, sila John, sila Jack Tanuan, kahit mga veterano, sila yung pinaka... matanda dati noon. So, lagi silang nandun, nagsushooting. So, kumbaga ako ganun din. Kumbaga nung time ng bata ako, sige, kailangan gayahin ko rin sila. Lalo si Berrios, gayahin ko rin ko ng mga moves niya. Alam mo yung mga ganun. So, ngayon, nung sa, ako na yung pinakamatanda dito sa sala, meron ako, kumbaga ako naman yung gumagawa ng una sa kanila para gayahin ka rin ng mga bata. Gayahin ka rin ng mga teammate mo, di ba? Ako na una, nagsushooting. So, sa kanya nga, marami na siya nagsushooting. Marami na. Minsan, may nauna na sa akin eh. So, kaya, umaga, happy ako. Happy ako na, alam mo yun, na may nauna sa akin minsan sa gym. Sige, Ben. Reynel, punta tayo sa Meralco. Yung team nyo ngayon, no? Although na-udlot yung season natin, pero parang ano eh, mukhang malaki potential ng Meralco, lalo na kasama nyo na si Raymond Almasan. Ano masasabi mo dun sa chances ng Meralco na finally at least maging title contender para sa PBA season na to? Sobrang thankful ako na nandito sa amin sa Raymond kasi wala kaming ano eh, wala kaming legitimate center talaga eh. Kumbaga dati kami, ako si RDO lang yung sentro na dati. So ngayon may Raymond Almasa na kami, so medyo maganda-ganda na siya. Tapos si Noy Baclaw nandiyan na rin. Medyo maganda na yung center ano namin. So, malaking bagay talaga si Raymond sa amin. Lalo na nung last season, last conference, na injury lang kasi siya, kaya medyo hindi maganda yung nangyari. Kaya sana itong conference na to maging maayos na kasi medyo maganda na yung lineup namin, medyo kompleto na kami. So, mayroon na kaming sentro na panapat sa mga ibang tao, sa mga malalaking sentro din nila. So, medyo maganda na. Noon bang ikaw ang sentro, medyo talagang hirap na dahil siyempre, dyan na sila Junmar, sila Stan Hardy. So, anong pakiramdam ng mga panahon na yun na parang undersized kayo?
sobrang hirap kasi pag siya, alam naman si Jonor, pagkalaban mo, hindi mo pwede. Ikaw lang mag-isa dun eh. Kasi pag ikaw lang mag-isa, kainin ka na ni Jormar kasi Jormar ang sobrang galing na ngayon. Sobrang matalino na maglaro. Mm-hmm. Hindi ka tulad dati ng rookies. Pero ngayon talagang sobrang galing. Kaya sobrang hirap. Hirap pag ako lang yung sentro. Kaya buti naman nandiyan na si Raymond. Siya nang bahala. Kung bang healthy si Raymond Almasan nung governor's cup, medyo magbabago yung ihip ng hangin dun sa finals na yun against Ginebra. Siguro. Kasi malaking bagay sa amin si Raymond eh. Kumbaga yung rebound na ginagawa niya, saka yung defense na ginagawa niya, saka nag-score din kasi si Raymond, so malaking bagay na yun eh. Mm-hmm. At saka may ano na si AD nun eh, may, kumbaga, may katulong na sa ilalim eh. At least si AD medyo hindi na mapagod sa ilalim. Mm-hmm. Si Raymond nandun. Siguro baka na iba, di ba? Baka na iba nandun si Raymond. Mm-hmm. Sir Jerry. Raynel. Lahat ng team na pinaglaruan mo nag-champion eh, no? From Bacolod, Cook, Alaska, tapos ito, Meralco, yun din bang asam mo sana na makapag-champion? Yun talaga yung ano ko, yun talaga yung goal ko talaga. Yung sayang nga yung tatlong finals namin, di ba? Against Ginebra. So, sana. Ito talaga yung ano ko eh, bago ako mag-retire man lang, alam mo, mag-champion ako dito sa Meralco. So, yun ang inaano ko talaga, yung looking forward ko talaga na mangyari dito sa Meralco na ito. At yung pagpapagupit mo ba ng buhok, eh, senyales na magcha-champion na kayo? Hindi, dati kasi, sabi ko mag-champion kami noon, talagang papagupit ako ng buhok. So, inunahan ko na. Sabi ko, pagupit na ako para mag-champion. Hindi, ano, nung time ako nagpagupit kasi ako, nung parang quarantine, parang 2 months na yung quarantine nun eh. So parang, sabi ko, parang pagupit na lang ako kasi parang haba na eh. So nag-enjoy na ako dun sa mahabang buhok eh. So may iba naman. Ilan taon ba yun, yung buhok mo? Ilan taon mo pinahaba? Ang tagal din yun. Siguro mga 5 or 6 years din yun. Pero pinapagupit-gupitan ko lang ng konti. Hindi ko talaga pinahaba ng ano. So, ano ba yun? Ina-hot oil mo ba? Inaalagaan mo ba talaga yun? Dati ganoon kasi magastos nga yun eh, kasi shampoo, hot oil, parang magastos. Kaya sabi ko, ang laki na nagastos ko nito ah. Okay, Ben. Ako, Raynel, maraming salamat sa panahon mo. No? At sana hindi ka magsawa pag naimbitahan ka uli namin. Siguro, Raynel, chance mo na siguro mensahe sa mga sumusuporta sa inyo, sa Meralco Bolts, sa mga naging supporters nyo rin, siguro sa nung time pa sa nung Negros Lashers. Siguro pagkakataon mo na to, Raynel. Thank you rin. Sa lahat ng mga fans ng, well, muna sa mga Negros, taga Negros, sa mga NBA days na mga fans, thank you. Ilonggo ka nga. Ilonggo. Ilonggo ba? Oo, pwede. Sample lang. Maganda. Sige. At, sa mga taga NBA fans sa una sa Negros Lashers, madamugin nyo salamat sa inyo sa suporta nyo sa NBA, sa Negros Lashers, hasta subong, and hanggang ngayon sa PBA, madamugin nyo salamat. Sana magkita-kita tayo ulit sa pag sugod sa PBA. Stay home ha, huwag kayo lalabas para matigil na to. Thank you. Yun. Nako, Raynel. Maraming salamat sa iyo, ha. That was Raynel Lognatan, our guest dito sa ating Spin Sidelines. Mag-iingat ka and hope to see you soon, Idol. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Ingat din kayo. Maraming salamat. Anytime. Thank you, sir. Diyan po nagtatapos ang ating episode ng Spin Sidelines. Hope to see you next time. Follow us on Facebook. Like us on Twitter, on YouTube, at visit kayo sa spin.ph for more sports news. In behalf of Sir Jerry Ramos, I'm Ruben Terrado, and this is the Spin Sidelines.